Mga peste na makukulit, pabalik-balik at naninira ng halaman? Isa ka rin ba sa mga problemado dahil sa mga peste sa mga halaman? Ito ang isang malaking problema ng mga plantito at plantita. Ang pag-atake ng mga peste o insekto sa ating mga halaman ay lubhang nakababahala dahil maaari rin itong maapektuhan maging ang ating kalusugan at maaari rin itong pumasok sa ating tahanan kung ipagsasawalang bahala ang pagdami ng mga ito. Kaya upang hindi ka na mamblema sa mga peste ay ibabahagi ko sa inyo sa episode na ito ang 5 DIY na epektibong pamuksa ng mga peste sa ating halaman na matatagpuan lamang sa ating tahanan at sobrang abot kaya na hindi nakabubutas ng bulsa. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Mayroong dalawang common na season kung saan laganap at malala ang pagsulpot o pag-atake ng mga peste sa ating mga halaman. Una na rito ang summer season o tag-init. Sa panahong ito, bukod sa matinding init na ayaw ng ating mga halaman, ay karaniwan din umaatake ang mga mealybugs, spider mites at leaf miner. At ang pangalawa ay ang spring season o tagsibol na kung saan aktibo ang mga caterpillars, aphids, fungus at grasshoppers na silang gustong-gustong kumain ng mga dahon at sumisira sa ating mga halaman. Kaya naman, upang mapuksa at mapigilan ang problemang dulot ng mga pesteng ito sa ating mga halaman, ay narito ang limang pinaka-epektibong pesticide na makikita at madali lamang hanapin sa loob ng ating tahanan. Number 5, vinegar. Hindi kumpleto ang ating kusina sa ating bahay kung walang suka at toyo. At alam mo ba na ang suka o vinegar ay sobrang maraming benepisyo sa ating katawan, pang-araw-araw na gawain at syempre sa ating halaman? Madali lamang itong gawin. Ang dapat mo lang gawin ay kumuha ng spray bottle. At narito ang accurate simple measurement recipe. Una, kumuha ng 1 litrong tubig. Pangalawa ay kunin ang vinegar at gamit ng kutsara ay maglagay ng 4 tablespoon ng vinegar sa 1 litrong tubig at haluin ito ng mabuti. Pagkatapos ay maaari na itong isalin sa iyong spray bottle at maaari nang i-spray sa halaman. Napakabisa ng vinegar dahil sa isang potent substance ang taglay nitong acidity na siyang pumupuksa sa mga peste tulad ng aphids, caterpillars at ilang bugs. Nakakatulong din ito magtaboy ng langaw, langgam at lamok sa tahanan. Mabisa rin ang suka upang palabasin at pamukad ka rin ang mga bulaklak ng ating halaman. May mga halaman din na gustong gusto ng acidic na lupa tulad ng caladium, begonia at amaryllis. Kaya lubos itong nakatutulong sa kanila. Ngunit paalala lamang mga kaideya dahil kapag nasobrahan ang dami ng vinegar kumpara sa tubig ay maaari magdulot ito ng panunuyo ng dahon dahil sa acidity nitong taglay. Kaya siguraduhin tama at sunding mabuti ang recipe na nabanggit. Number 4, dishwashing liquid soap. Isa ito sa hindi mawawala sa loob ng ating tahanan at ito ay itinuturing na safe para sa ating mga halaman. Ang pag-spray sa inyong mga halamang inaatake ng mga peste gamit ang sabon na may tubig ay isa sa pinakamahusay na paraan. Ang sabon ay pumapatay ng ilang peste dahil sa taglay nitong kemikal ayon sa pag-aaral. Upang makagawa ng soapy water spray ay sobrang simple lamang. Kakailanganin mo lang ng spray bottle, 1 tablespoon ng liquid soap at 1 litrong tubig. Una ay kumuha ng 1 tablespoon liquid soap at ilagay ito sa 1 litrong tubig. Haluin mabuti. Pagkatapos ay isalin sa iyong spray bottle at maaari na itong i-spray sa ating halaman. Epektibo ito sapagkat ang sabon ay magdudulot ng dehydration o panunuyo ng mga spider mites at aphids. At ang kagandahan dito ay hindi ito nakakasama sa ating mga halaman. Siguruhing may i-sprayan ang buong bahagi ng halaman na apektado ng mga peste. At siguraduhin malalagyan din pati ang ilalim ng mga dahon upang mapigilan ang pagbalik ng mga pesteng ito. Iwasan naman ang paggamit ng mga sabong panlaba o bleach soap dahil makakasira ito sa mga dahon ng ating halaman. Number 3, baking soda.
Kung mahilig kang mag-bake at isa ring plantito at plantita, ay malamang na hindi ka mawawala nito sa inyong tahanan. Kung pinoproblema mo ang pagkakaroon ng fungal diseases at iba pang peste sa inyong halaman, ay napakabisa nito bilang fungicide at pest repellent. Upang makagawa nito, ay kumuha lamang ng 1 liter ng tubig at gamit ng kutsarita o teaspoon, ay maglagay lamang ng 1 teaspoon ng baking soda sa 1 litrong tubig, haluin ng mabuti at isalin sa inyong spray bottle. I-spray ito sa halamang apektado ng fungus o may mga insekto at nasa 50% ang effectivity nito para pumuksa ng caterpillars, aphids at fungal diseases. Ayon naman sa obserbasyon at sabi ng iba na nakakatulong di umano ang baking soda para palabasin ang mga bulaklak ng ating mga halaman dahil sa taglay nitong neutrality, sapagkat hindi ito acidic o alkaline, kaya ang paggamit nito ay sobrang kapaki-pakinabang sa ating halaman, ngunit paglilinaw lamang dahil ang mga paniniwalang ito ay hindi suportado ng matibay na pag-aaral ng siyensya. Ipinapayo na iwasan itong gamitin ng madalas dahil maaari itong makaapekto sa normal na paglaki ng halaman. Gamitin lamang ito kung apektado ang halaman ng mga nabanggit na problema. Number 2, garlic oil. Ang bawang ang hindi pinakanawawala sa ating tahanan. Dahil tayong mga Pinoy ay sobrang hilig mag-isa, kaya naman may dulot din itong tulong upang maging insect repellent para sa ating houseplants. Ayon sa pag-aaral na may taglay na compound substance ang bawang na tinatawag na allicin, na siyang nagbibigay ng kalituhan sa mga insekto para sila ay umalis sa halaman. Upang makagawa ng garlic oil spray ay kinakailangan ng bawang, vegetable oil, tubig at kaunting dishwashing liquid soap. Maghiwa ng 5-7 piraso ng bawang at maaari ring gawing puree upang mas lumabas ang katas nito. Ilagay ito sa jar o anumang lalagyan at babaran ito o lagyan ng vegetable oil at hayaan lamang ito ng 24 oras. Matapos ng 24 oras ay salain upang maihiwalay ang mantika sa bawang. Ilagay ang garlic oil hanggang 1/4 part ng bote at maglagay ng 1 tablespoon ng dishwashing liquid soap at punuin ito ng tubig. Bago i-spray ito sa halaman ay siguraduhin alugin muna ito ng mabuti. Hindi ito nakakasama sa halaman, kaya maaari itong gamitin ng pangmatagalan upang magpalayas ng ilang insekto sa halaman at maging sa tahanan. Number 1, hydrogen peroxide. Meron ka bang first aid kit sa tahanan? Kilala din ito sa tawag na agua oxygenada. Ito yung bumubula kapag inilagay sa sugat at isa ito sa pinakaginagamit upang linisin ang ating sugat. Dahil sa taglay nitong antiseptic, kung mayroon ka nito, ay alam mo ba na isa rin ito sa mabisang pesticide para sa ating mga halaman? Kahanga-hanga ang dulot nito para sa ating mga halaman dahil ang hydrogen peroxide ay mahusay na gamitin sa lahat ng uri ng peste at mabisang pamuksa ng anumang fungal infection sa dahon ng ating mga halaman. Nakakatulong din ito para mawala ang anumang bacterial growth na sanhi ng pagkabulok ng ugat sa paso ng ating houseplant. Para makagawa ng hydrogen peroxide insecticide ay maglagay lamang ng 5 ml ng hydrogen peroxide sa 1 tasa ng tubig at ilagay ito sa 1 spray bottle. I-spray ito ng mabuti sa buong parte ng inyong halaman, lalo na sa apektadong parte. Matapos mag-spray ay maaari makarinig na mahinang fizzing sound, ngunit huwag mag-alala dahil ito ay nangangahulugang gumagana sa ating halaman. Paalala lamang, ang paggamit ng hydrogen peroxide sa ating halaman ay hindi dapat araw-arawin o madalas. Gamitin lamang ito 2 beses sa 1 linggo kung apektado ang halaman ng mga insekto at may senyales ng fungal diseases. Upang hindi ito makasama at makaapekto sa normal growth at magandang kalidad ng dahon ng ating mga halaman. Ang mga DIY homemade pesticides na nabanggit ay isang nakakatulong, mura at madaling paraan upang panatilihing ligtas sa peste ang ating mga paboritong halaman sa tahanan. Gayunpaman, tulad ng lahat ng bagay, ang tamang paggamit at pag-iingat sa paggamit ng mga ito ay mahalaga upang mapanatili ang kagandahan ng ating mga halaman sa ating tahanan.
palagi nating tandaan na kapag may senyales ng pagdami ng insekto at hindi normal na pagkasira ng dahon sa ating indoor plants, mahalaga na ihiwalay agad natin ito sa iba pang halaman. Ito ay upang hindi mahawa ang iba pang nating halaman. Sa pangkalahatan, hindi ba't masayang isipin na matatagpuan lang sa ating tahanan ang ilang lunas na pamuksa sa mga peste sa ating halaman, bukod sa mura na ay madali pang hanapin. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at angad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.